Marshall Peak, Kabanata 1745. Tapagrapikan na mapa. Hindi. Tame time na umiling si Luolan bago tumitig kay Gu Jianzin. Anong problema? Matanda na ba si Tia Lan? Ah. Napakamot ng ulo si Gu Jianzin, ngunit hindi nagtagal ay nagseryoso ang ekspresyon at sinabi. Bukod dito, ayon sa aking obserbasyon, nang salakayin at patayin niya si Li Minghai, tila ginamit niya ang kanyang Space Force. Nalipat talaga ang atensyon ni Luolan at bamulong ito. Space Force. Magagamit ba niya ang ganoong klase ng kapangyarihan para labanan ang kanyang kaaway? Higit pa dyan. Naalala ni Gu Jianzin ang eksena noong panahong iyon, ang kanyang ekspresyon ay patuloy na nagbabago habang ang kanyang boses ay unti-unting bumaba. Ang kanyang mga natamo sa Dao of Space ay tila umabot sa isang hindi pa nagagawang antas. Nagawa niyang i-condense ang Space Force sa isang talim na maaaring lumunok at itaboy ang katawan ni Li Minghai. Hindi mapigilan ni Luolan na takpan ang kanyang bibig. Sa madaling salita, gusto ko lang makipagkaibigan sa taong ito, hindi ma-offend, kaya kailangan kong hilingin kay Tia Lan na mas bigyan siya ng pansin sa hinaharap. Huwag kang mag-alala, dahil humingi siya ng 100,000 kilometro, palaging may mga pagkakataon na makilala siya sa hinaharap. Ang magagandang mata ni Luolan ay kumislap ng kakaibang liwanag, na parabang interesado siya kay Yang Kai. N, sabihin kay Tia Lan ang tungkol sa labanan sa pagitan mo at ni Li Minghai. Medyo kawili-wili ito. Mabilis na kumilos ang Sword Union, o sa halip, ang kahusayan ni Luolan ay napakataas. Nanatili si Yang Kai sa Asherwood Palace sa loob ng isang araw, at sa ikalawang araw, biglang dumating ang isang katulong upang iulat kay Yang Kai na inimbitahan siya ni Luolan upang pag-usapan ang isang bagay na mahalaga. Agad nitong ipinaalala kay Yang Kai ang 100,000 kilometrong hangganan, kaya hindi na siya nagpaliban at lumabas ng silid kasama ang katulong. Kasunod ng kabilang partido sa paligid ng Asherwood Palace, makalipas ang ilang sandali, nakita ni Yang Kai si Gu Jianzin na nakatayo sa isang corridor na nakasuot ng casual na damit, nakangiti at kamakaway sa kanya. Si Left Sword Servant Ling Yu at Right Sword Servant An Xing ay nakatayo sa likod niya. Brother Gu, humakbang pasulong si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Dito ba nakatira si Brother Yang? Masiglang tanong ni Gu Jianzin. Grabe, sagot ni Yang Kai. Mabuti naman. Nag-alala itong si Gu na hindi siya maging mabuting host. Dahil komportableng nakatira si Brother Yang dito, medyo gamaan ang loob ko, kung hindi makakaabala kay Brother Yang, aalis na ako. Oo nga pala, pinatawag ako ni Senior Luo dahil. Katulad ng iniisip mo, kinindata ni Gu Jianzin si Yang Kai bago masiglang inakbayan ang kanyang balikat at sinabing. Sumama ka sa akin. Naglalakad sa corridor. Hindi nagtagal, nakarating sila sa dulo ng landas. Sa unahan nila ay may kurtina ng liwanag na pumipigil sa kanila na makita ng malinaw ang tanawin sa harapan nila. Parang tabing ng tubig na nakaharang sa kanila. Sa tabing ng liwanag, mayroong hindi mabilang na mga anteng-anteng na kasing laki ng bigas at mga pattern na lumalangoy pabalik-balik na parang isda, na tila malalim at komplikado. Binaliwala sila ni Gu Jianzin ng lubusan at nagpatuloy sa pagsulong, tinuturuan ang kaliwa at kanang sword servant, manatili kayo rito. Sino mang maglakas loob na lumapit ay papatayin ng walang pag-aalinlangan. Oo, sinaling Yu at An Xing ay sabay na tumugon, hindi umusad. Si Gu Jianzin, sa kabilang banda, ay direktang dinala si Yang Kai sa light curtain. Lumabo ang kanyang paningin, at natagpuan ni Yang Kai ang kanyang sarili sa ibang mundo. Tahimik dito, maliban sa isang malaking spherical na bagay. Wala nang iba. Ang globo ay halos 10 talampakan ng lapad. Sa ibabaw ng globo, mayroong ilang hindi regular na pattern ng earthy yellow, water blue, at green na kahoy na magkakaugnay sa isa't isa, na bumubuo sa ibabaw ng globo. Nang dumating si Yang Kai dito, ang spherical object ay umiikot pa rin clockwise sa banayad na bilis. Para naman kay Luolan. Tumayo siya sa gilid at nakangiting bumati. Little brother. Senior Luo. Nagmamadaling ibinalik ni Yang Kai ang pagbati, ngunit hindi nagtagal ay naakit ang kanyang atensyon ng spherical na bagay sa kanyang harapan. Si Luolan o si Gu Jianzin ay tila walang intensyon na magpaliwanag, sa halip, pinagmamasdan nila ang ekspresyon ni Yang Kai ng may labis na interes. Pagkaraan ng ilang sandali, nagpakita si Yang Kai ng tingin ng realisasyon at lumingon kay Luolan at Gu Jianzin. Nagtatakang tanong niya, ito ba ang hugis ng Asher Tree Star pagkatapos nitong lumiit ng hindi mabilang na beses? Maganda ang paningin ni Little Brother. Nakangiting tumango si Luolan. Ito talaga ang hugis ng Asher Tree Star pagkatapos nitong lumiit ng hindi mabilang na beses. Ang ating Sword Union ay gumugol ng 100 taon at nagpadala ng hindi mabilang na mga cultivator upang suriin ang geographical na kapaligiran ng buong Asher Tree Star. Maraming pagsisikap upang sukatin ang laki ng iba't ibang teritoryo ng mga rehiyon. Yung mapang nabanggit ni Senior kahapon, ito ba ang tinutukoy? Nag-iisip na tanong ni Yang Kai. Oo, tumiti si Gu Jianzin at tumango.
Ang mapang binanggit ni Tia Lan kahapon ay tumutukoy sa bagay na ito, kaya naman naghintay kami hanggang ngayon para makita ito ni Brother Yang. Sa pamamagitan nito, ito ay mas maginhawa. Ikanlik ni Yang kayang kanyang dila dahil sa pagtataka at umikot sa paligid ng spherical object. Hindi nagtagal, nalaman niya kung ano ang kinakatawan ng iba't ibang kulay sa spherical object. Ang makalupang dilaw na kulay ay walang alinlangan na kumakatawan sa lupain. Kung tungkol sa kulay aswal na tubig, ito ay ang dagat. Kung tungkol sa kulay ng cyan, ito ay ang kagubatan. Mayroon din isang maliit na bilang ng mga kulay na hindi kabilang sa tatlong kulay, na marahil ay tumutugma sa ilang mga pambihirang teritoryo tulad ng mga latian, disyerto, at iba pa. Ang pamamaraan ng Sword Union ay medyo kamangha-mangha, ngunit tumagal ito ng 100 taon. Ang gayong dakilang puwersa lamang ang makakagawa ng isang bagay na tulad nito. Kung titingnan mabuti, mayroong maraming malalaki at maliliit na simbolo na malalungsod sa spherical na bagay, na malinaw na kumakatawan sa mga lugar kung saan nanirahan ang mga cultivators sa Asher Tree Star. Sa pamamagitan nito, magiging mas madali para kay Luolan na pamahalaan ang Asher Tree Star. Habang nagmamasid si Yang Kai, nagkusa si Luolan na magpaliwanag sa kanya. Gaya ng inaasahan ni Yang Kai, ang iba't ibang kulay ay talagang tumutugma sa iba't ibang geographical na kapaligiran, at depende sa lalim ng kulay, makikita rin ng isa ang kayamanan ng world energy sa isang partikular na lugar. Kung mas matangkad ang kulay, mas manipis ang world energy, at kabaliktaran, ang kayamanan. Pagkatapos ng maikling paliwanag kay Yang Kai, sinabi ni Luolan. Dahil gusto ni Little Brother ng isang lugar na may radius na 100,000 kilometro, hindi masyadong malaki o masyadong maliit, ang reyna na ito ay pumili din ng ilang lokasyon na mapagpipilian. Siyempre, ito lamang ang mapagpakumbabang opinyon ng reyna. Kung hindi ka nasisiyahan, maaari kang pumili sa anumang lugar sa Asher Tree Star. Bahagyang naantig si Yang Kai at ikinuyom ang kanyang mga kamao. Ang junior na ito ay hindi nangangahas na suweyan ang kabaitan ni senior. Mangyaring bigyan ako ng ilang mga payo. Little brother, hindi mo kailangang maging magalang. Tumiti si Luolan. Sa pamamagitan ng pagwagayway ng kanyang kamay, ang spherical object sa kanyang harapan ay umikot ng mas mabilis at hindi nagtagal ay tumigil. Pagkatapos ay itinuro ni Luolan ang isang lugar at sinabi, ito ang unang lugar na pinili ng reyna na ito para sa iyo. Napapaligiran ito ng mga bundok at nakaharap sa ilog ng kapayapaan. Ang mga mapagkukunang ginawa rito ay napakarami, at ang world energy dito ay medyo mayaman. Mayroon ding peace city sa malapit, na maaari ding pag-aari ni Little Brother. Isang syudad. Okay lang ba yun? Nagtatakang tanong ni Yang Kai. Gusto lang niya ng kapirasong lupa na hindi masyadong tigang. Hindi niya inaasahan na ang kabilang partido ay handang magbigay sa kanya ng isang lungsod. Hindi ito malaking bagay, ito ay isang lungsod lamang. Makahulugang ngumisi si Gul Jianzin. Oo, sa Asher Tree Star, mayroong hindi bababa sa 8,000 ganoong mga lungsod. Napakapalad ni Little Brother na nagustuhan ito. Nakangiting sabi ni Luolan. Hindi alam ni Yang Kai kung ano ang sinabi ni Gul Jianzin sa kanya kahapon, ngunit naramdaman ni Yang Kai na bahagyang nagbago ang ugali ni Luolan sa kanya ngayon, na parabang naging mas masigasig siya. Kung hindi nasisiyahan si Little Brother sa lugar na ito, tingnan mo dito. Muling iwinagayway ni Luolan ang kanyang kamay at nagsimulang umikot muli ang spherical object. Matapos huminto, itinuro ni Luolan ang isang tiyak na lugar at sinabing, maganda rin ang lugar na ito. Ang reyna na ito ay naroon na dati. Ang ganda ng tanawin, ang mga tao rito ay tanyag, at maraming magagandang babae dito. Nang makita ang walang malasakit na hitsura ni Yang Kai, agad na ipinakilala ni Luolan ang susunod na lugar sa kanya. Matapos ipakilala ang 7 o 8 lugar na magkakasunod, wala pa ring reaksyon si Yang Kai. Sa mahigpit na pagsasalita, ang mga lugar na pinili ni Luolan para kay Yang Kai ay talagang maganda. Ang world energy dito ay napakayaman, at pinag-isipan niyang mabuti ang lahat ng aspeto. Gayunpaman, mukhang hindi nasisiyahan si Yang Kai sa alinman sa kanila, na naging dahilan upang magtaka si Luolan kung ano ang gusto ni Yang Kai. Senior Luo, mayroon bang angkop na lugar sa dagat? Nakita ni Yang Kai na ipapakilala na ni Luolan ang isa pang lugar at mabilis siyang pinutol. Ang dagat. Tinaas ni Luolan ang kanyang kilay at ngumiti. Kaya si Little Brother ay gustong manirahan sa kabila ng dagat. Ano sa palagay mo ang locus yung ito? Makalipas ang kalahating oras, lumabas si Yang Kai sa mahiwagang lugar na may nasisiyahang tingin sa kanyang mukha. Pagkatapos ng ilang imbestigasyon at paghahambing, sa wakas ay pinili niya ang isang lugar na tinatawag na Twin Shark Island. Masasabing dalawang isla ang lugar na ito, ngunit masasabi rin na isa ito dahil konektado sila sa isa't isa. Pagtingin sa ibaba mula sa itaas, ang dalawang isla ay parang dalawang petang na lumalangoy ng magkatabi sa dagat. Ang imahe ay matangkad at pangbuhay. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong Twin Shark Island.
Ang lugar na inookupahan nito ay naaayon sa mga kinakailangan ni Yang Kai, hindi masyadong marami at hindi masyadong maliit, mga 100,000 kilometro. 50,000 kilometro ang layo mula sa Twin Shark Island, mayroon ding lungsod malapit sa dagat. Ang islang ito ay medyo malayo sa Asher Tree Star. Hindi naintindihan ni Nalulan at Go Jianzin kung bakit pinili ni Yang Kai ang ganoong lugar. Pagkatapos ng lahat, kumpara sa mga lokasyon na ipinakilala sa kanya ni Luolan noon, ang Twin Shark Island ay walang anumang malalaking pakinabang maliban sa magandang world energy nito. Ibinigay ni Yang Kai ang nasa malapit upang hanapin ang nasa malayo, kaya kahit paano nila ito tingnan, ito ay isang talo na deal. Ngunit dahil pumayag si Yang Kai, wala silang masabi. Bilang resulta, ang Twin Shark Island ay magiging teritoryo ni Yang Kai mula ngayon. Hanggat ang sect ni Gu Jianzin ay namumuno pa rin sa Sword Union, walang sino man ang makakakuha sa kanya ng Twin Shark Island. Ito rin ang pangako ni Gu Jianzin kay Yang Kai. Hindi ito masyadong pinapansin si Yang Kai. Sa anumang kaso, ang teritoryo ay nasa kanyang mga kamay na ngayon, kaya kung sino man ang maglakas loob na subukan at agawin ito mula sa kanya sa hinaharap, kailangan muna nilang isaalang-alang kung sila ay sapat na malakas. Kinabukasan, nagpaalam si Yang Kai kinaluolan at Gu Jianzin at naghanda na umalis papuntang Twin Shark Island. Sa labas ng Asher Tree Palace, si Gu Jianzin ay nagsabi na may halong pagkakasala. Brother Yang, itong guna ito ay hindi maaaring personal na magpadala sa iyo doon. Sa pagkakataong ito, pumunta ako sa Asher Tree Star para sa isang mahalagang bagay, kaya hindi ko talaga mapapatawad ang anumang bagay. Oras. Brother Gu, hindi mo kailangang maging magalang. Alam ko kung paano makarating sa Twin Shark Island. Bukod dito, sa sulat kamay na utos at token ni Senior Luo, magiging maginhawang harapin ang mga bagay doon. Brother Gu, hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Sinabi ni Gu Jianzin. Mabuti iyan. Saka siya ngumiti ng misteryoso. Gayunpaman, Brother Yang, may ilang tao na gustong pumunta sa Twin Shark Island kasama ka. Sana hindi ka tumanggi. Marshall Peak, Kabanata 1746. Twin Shark Island. May gustong sumama sa akin. Sino? Kumunat ang noo ni Yang Kai, wala naman siyang narinig kanina. Tumingin si Gu Jianzin sa gilid at sinundan ni Yang Kai ang kanyang line of sight at nakakita ng tatlong pamilyar na mukha. Yang Master Yang. Dahan-dahang lumakad si Yushi at tumayo sa hindi kalayuan. Brother Yang. Tawag din ni na Hizao at Himiao. Tumingin si Yang Kai kay Gu Jianzin na nagkibit balikat at ngumiti. Pinaalis ko na sila sa Sword Union. Bilang Yang Union Master, may karapatan pa rin akong gawin iyon. Nagbago ang ekspresyon ni Yang Kai. Pagkatapos ay tinanong ko sila kung ano ang plano nilang gawin sa hinaharap at sinabi nilang gusto kanilang sundan, ngunit hindi ko alam kung handa ka bang kunin sila. Dagdag ni Gu Jianzin na may kasamang ngiti. Ang Yang na ito ay nagpapasalamat kay Brother Gu sa kanyang kabaitan. Seryosong sabi ni Yang Kai. Sa kanyang katalinuhan, paanong hindi niya nakikita na tinutulungan siya ni Gu Jianzin? Kung tutuusin, nag-iisa lang siya sa Asher Tree Star, at bagamat malakas siya, may mga bagay na hindi komportable na personal niyang hawakan at walang mga katulong na may kakayahang tumulong sa kanya. Gayunpaman, kung si Yoshi at ang kanyang dalawang disipulo ay sumunod sa kanya, magiging iba ang sitwasyon. Ang ilang mga walang kwentang bagay ay maaaring ibigay sa kanila upang hawakan, at kung ito ay hindi maginhawa para sa kanya na magpakita, maaari nilang gawin ito para sa kanya. Pipigilan din ito si Yushi at ang kanyang dalawang disipulo na makatagpo ng anumang nakakahiyang sitwasyon sa Sword Union sa hinaharap. Gaya ng sinabi ni Yang Kai dati, pagkatapos ng insidente kay Qin Qiyang, magiging mahirap para kay Yushi at sa kanyang dalawang disipulo na magkaroon ng foothold sa Sword Union. Kahit saan man sila magpunta, sila ay mabibintangan ng pagiging ingrate at hindi maiwasang ituro ng iba. Ngayong napatalsik na sila sa Sword Union, natural na hindi na mauulit ang ganoong bagay. Nag-isip si Gu Jianzin. Masasabi rin na gusto niyang mag-iwan ng magandang impresyon kay Yang Kai, kaya naman pinadali niya ang bagay na ito. Para sa kanyang mabuting hangarin, natural na walang dahilan si Yang Kai para tumanggi. Tumangala siya kay Yushi at sa kanyang dalawang disipulo at same time na nagtanong. Payag ka bang sumunod sa akin? Hanggat handang tanggapin kami ni Yang Master, handang paglingkuran ka ni Yushi. Mabilis na sumagot si Yushi. Payag din kami. Sabay na sabi ng magkapatid. Sige, simula ngayon, susundan niyo na ako. Tumanggo si Yang Kai. Maraming salamat Yang Master. Si Yushi ay matikas na yumuko, ang kanyang mukha ay naguumapo sa tuwa. Little brother. Si Luolan, na nakatayo sa gilid, ay sumingit lamang sa sandaling ito. Para sa Space Spirit Crystals na kailangan mo, ang mga ito ay lubos na mahalaga. Sa ngayon, ang ginang na ito ay hindi rin makakaipon ng ilan. Gayunpaman, gagawin ng ginang ito ang lahat ng kanyang makakaya upang kolektahin ang mga ito.
Pagkaraan ng ilang oras, may ipapadala ako sa iyo. Ano sa tingin mo? Kung ganoon, guguluhin kita, Senior. Matapos piliin ni Yang Kai ang Twin Shark Island bilang kanyang teritoryo, iminungkahi niya kina Gu Jianzin at Lola na bumili ng malaking bilang ng Space Spirit Crystals. Gayunpaman, ang bagay na ito ay talagang bihira. Hindi mahanap ni Lola ang napakarami sa loob ng maikling panahon. Gayunpaman, sa kanyang pangako, makakakuha siya ng ilang Yang Kai sa madaling panahon. Kasunod nito, inilabas ni Yang Kai si Yushi at ang kanyang dalawang disipulo. Ipinatawag ang kanyang Star Shuttle, umalis si Yang Kai sa Bluewood Palace. Pinanood ni Gu Jianzin at ng iba pa si Yang Kai na mawala sa malayo bago bumalik. Kahit na ginamit nila ang Space Array sa Asher 3 Star, aabutin pa rin ang kalahating buwan bago makarating sa Twin Shark Island. Sa kabutihang palad, si Yang Kai ang may token na ibinigay sa kanya ni Lulan. Gamit ang token na ito, ang lahat ng Space Array ng mga pangunahing lungsod ay bukas para kay Yang Kai. Ayon sa rutang itinakda ni Lulan para sa kanya, patuloy na ginagamit ni Yang Kai ang Space Arrays at sa wakas ay nakarating sa Twin Shark Island nang wala pang kalahating buwan. Bagamat malayo ang Twin Shark Island, mayroon pa ring Space Array na nag-uugnay dito sa labas ng mundo. Nang lumitaw ang mga figure ni Yang Kai at ng iba pa sa Array, ang pinuno ng mga cultivator na responsable sa pagbabantay sa lugar na ito ay agad na humakbang pasulong at tiningnan sila pataas at pababa bago regular na nagtanong. Ano ang nagdadala sa iyo sa Twin Shark Island? Sinulyapan siya ni Yang Kai at nalaman na ang taong ito ay isa lamang Third Order Saint King Cultivator. Ang ibang mga cultivator na responsable sa pagbabantay sa lugar na ito ay hindi rin masyadong malakas. Mula sa lakas ng mga cultivator na ito, mahihinuhang hindi dapat masyadong malakas ang kabuuang lakas ng buong Twin Shark Island. Hindi sumagot si Yang Kai at sa halip ay kinuha ang token na ibinigay sa kanya ni Luolan at iwinagayway ito sa harap ng cultivator. Ano ito? Nanlaki ang mga mata ng cultivator habang nakatitig sa bagay. Hindi mo alam. Kumunat ang noo ni Yang Kai. And, kung hindi mo alam, kalimutan mo na. Ano ang pangalan ng Island Master mo at nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. Nagulat ang cultivator sa agresibong saloobin ni Yang Kai. Bagamat hindi niya alam kung ano ang kinakatawan ng token, mahina niyang hulaan na hindi maliit ang background ni Yang Kai. Kaagad, pinigilan niya ang dati niyang kawalang ingat at may kahinahinalang sumagot. Ang guro ko sa isla ay si Zuliang. Maaari ko bang tanungin kung saan nanggaling ang mga kaibigang ito at kung kilala mo ang guro ng Island Master? Hindi sumagot si Yang Kai, ngunit malamig na bumuntong hininga si Yoshi. Ang pagkakakilanlan ba ng aking Young Lord ay isang bagay na maaari mong itanong. Bilisan mo at pamunuan ang daan. Habang nagsasalita, hindi niya sinasadyang pinakawalan ang kanyang Shi, na naging sanhi ng pagbabago ng kutis ng cultivator. Napagtanto na ang lalaking ito at tatlong babae ay hindi mga taong makakalaban niya, nagmamadali siyang gumawa ng kilos ng paanyaya at nanguna. Ito ay isa sa mga benepisyo ng pagkakaroon ng mga subordinate. Si Yushi ay maaaring kumilos na parang bully, na itinataas ang pagkakakilanlan at katayuan ni Yang Kai, kaya inaalis ang ilang pangangailangan para sa mga komplikadong pagtatanong. Si Yang Kai ay tumingin ng pagsang-ayon kay Yushi, na napangiti. Ang lakas ng Island Master ng Twin Shark Island, si Zuliang, ay hindi mataas. Isa lamang siyang First Order Origin Return ng Realm Cultivator. Sa gayong liblib na isla, mahirap para sa isang makapangyarihang cultivator na lumitaw. Matapos ipakita ni Yang Kai ang token at ang utos ni Lulan, si Zuliang ay agad na nagsumite kay Yang Kai at kinilala siya bilang kanyang guro. Ang pagkuha sa Twin Shark Island ng maayos ay nagpasaya kay Yang Kai. And, ikaw pa rin ang Island Master sa hinaharap. Pamamahalaan mo ang Twin Shark Island sa parehong paraan na ginamit mo sa pamamahala nito. Hindi ako makikialam. Kung may kailangan kang i-report, sabihin mo lang kay Madam Yu at ihahatid niya ito sa akin. Oo, tila napagtanto na madaling kausap si Yang Kai, unti-unting nabawasan ang kaba ni Zuliang. Island Master Zhu, nandito ang subordinate. Mabilis na tumugon si Zuliang. Hindi ako nangangahas na tanggapin ang titulong Island Master. Tawagin na lang ni Master si Zuliang sa pangalan sa hinaharap. Malumanay na tumanggong si Yang Kai. Sabihin mo sa akin ang tungkol sa sitwasyon ng Twin Shark Island. Oo. Nagmuni-muni sandali si Zuliang, tila inaayos ang kanyang mga salita. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi niya. Ang Twin Shark Island ay sumasaklaw sa isang lugar na humigit kumulang 100,000 kilometro. Ang world energy sa isla ay medyo maganda, ngunit ang mga mapagkukunan na ginagawa nito ay medyo kulang. Sa kasalukuyan, ang isla ay may permanenteng populasyon na humigit kumulang 200,000 katao. Ang kanilang mga cultivations ay karaniwang hindi mataas. Ang subordinate na ito ay hindi matalino, ngunit kahit na ako ay isa lamang sa First Order Origin Return ng Realm, ako ay maituturing na pinakamalakas sa Twin Shark Island. Bilang karagdagan sa subordinate na ito, may tatlong iba pang First Order Origin Realm Masters ang mga nagbabalik na,
na mga Vice Island Masters at Elders ng isla. Ang subordinate na ito ay nag-set up ng Elder Council upang sama-samang pamahalaan ng Twin Shark Island kasama ang ilan pang Elder. 5,000 kilometro sa silangan ng Twin Shark Island, mayroong isang lungsod na nasa hangganan ng dagat. Ang May Twin Shark Island Space Array ay konektado sa lungsod na iyon. Sa kanluran at timog, mayroong ilang iba pang mga isla ilang dosena hanggang 1,000,000 kilometro ang layo. Ang sitwasyon ay halos pareho sa Twin Shark Island. Ang relasyon sa pagitan ng mga islang ito ay maaaring ituring na mapayapa, na may paminsan-minsang pagpapalitan. Ang pinakamalaking panganib dito ay ang mga sea beast. Sa tuwing umaatake ang mga sea beast, maraming tao ang mamamatay, ngunit kasama si Master dito, sa palagay ko ay magiging mas ligtas ang Twin Shark Island sa hinaharap. Habang ipinakikilala niya si Yang Kai, nambobola rin siya ni Zuliang nang hindi nag-iiwan ng bakas. Ang ekspresyon ni Yang Kai ay nanatiling walang malasakit, hindi sumasang-ayon o hindi sumasang-ayon. Ipinagpatuloy ni Zuliang, ang pinakamalaking output ng Twin Shark Island at ng mga kalapit na isla ay ang Monster Course of Sea Beasts. Taon-taon, maraming dayuhang cultivator ang pumupunta sa Twin Shark Island upang manghuli ng mga sea beast. Pagkatapos ng kalahating oras ng pagtatanong, naunawaan ni Yang Kai ang sitwasyon ng Twin Shark Island. Sa pangkalahatan, medyo nasiyahan siya sa lugar na ito, na angkop para sa kanyang susunod na plano. Gayunpaman, kailangan pa rin niyang pumili ng lugar dito bago niya simulan ang pagpapatupad ng kanyang plano. Nagpa siya si Yang Kai na imbestigahan ito mismo. Matapos hayaang umalis si Zuliang, binati ni Yang Kai si Yushi at ang kanyang dalawang masters bago lumipad sa kanyang Star Shuttle ng mag-isa at nagsimulang mag-imbestiga sa terrain ng Twin Shark Island. Ang ikot ng imbestigasyon na ito ay inabot siya ng 8 araw upang maglibot sa buong Twin Shark Island. Sa huli, pumili si Yang Kai ng isang teritoryo sa timog silangan na malapit sa dagat at may magandang tanawin. Pinakamahalaga, mayroong isang malaking bukas na espasyo na may kaunting bakas ng sinumang cultivator. Muling nahanap ni Yang Kai si Zuliang at hiniling sa kanya na kumuha ng ilang cultivator mula sa Twin Shark Island para magtayo ng palasyo para sa kanya. Natural, hindi hahayaan ni Yang Kai na magtrabaho ng librera ang iba at babayaran sila ng St. Crystals bilang reward. Paanong hindi pumayag si Zuliang sa ganoong magandang bagay? Kahit na hindi siya binayaran ni Yang Kai ng St. Crystals, gagawin pa rin niya ito para kay Yang Kai, hindi pa banggitin ang pagiging makatwiran ni Yang Kai. Mayroong 200,000 tao sa Twin Shark Island, kaya sa ilalim ng utos ni Zuliang, 1,000 sa kanila ang casual na na-recruit at nagsimulang itayo ang lupaing pinili ni Yang Kai. Ang bilis kung saan nagtrabaho ang cultivator ay likas na napakabilis, at sa wala pang kalahating buwan, isang napakagandang palasyo na sumasaklaw sa isang lugar na higit sa 10 kilometro ay natapos. Nagdagdag pa si Zuliang ng ilang kasangkapan at dekorasyon sa palasyo mula sa kanyang sariling bulsa. Hanggang sa oras na ito kinuha ni Yang Kai si Yushi at ang kanyang dalawang masters upang lumipat. Napakalaki ng palasyo, at 4 na tao lang ang nakatira dito, napakatahimik. Hindi alam ni Yushi at ng kanyang dalawang masters kung bakit nagtayo si Yang Kai ng napakalaking palasyo dito, ni hindi sila ng ahas na magtanong, kaya sumunod na lang sila kay Yang Kai at pinaglingkuran siya ng buong puso. Nang gabing iyon, tinawag sila ni Yang Kai sa kanyang silid. Ano ang mga tagubilin ng Young Lord para sa pagtawag sa amin? Nagtatakang tanong ni Yushi. Walang importante, maupo ka. Iminuwestre ni Yang Kai. Pagkatapos nilang maupo, sinabi ni Yang Kai. Dahil pinili mong sundan ako sa hinaharap, natural na hindi kita tretuhin ng hindi patas. Mayroon akong sektang tinatawag na High Heaven Sect, at ako ang Sect Master. Ang punong tanggapan ng sektang ito ay nasa isang napakalayong cultivation star. Payag ka bang sumali sa High Heaven Sect? Nagkatinginan ng 3 guro at disipolo bago bumaling kay Yang Kai at halos walang iniisip na tumanggo. Natural na payag kami. Mabuti. Kung gayon. Mula ngayon, miyembro na rin kayo ng High Heaven Sect. Tumiti si Yang Kai at sinabi. Malayo ang punong tanggapan ng sect mula rito, kaya natatakot ako na hindi ka magkakaroon ng pagkakataong bumisita. Ano mang oras sa lalong madaling panahon, ngunit makatitiyak ka, 1 araw, dadalhin kita doon. Ang High Heaven Sect ay hindi magiging mahina sa hinaharap. Marshall Peak, Kabanata 1747. Pagbisita ni Lulan. Sumunod, nagtanong si Yang Kai tungkol sa secret arts at mga artifact na nilinang ni Yushi at ng kanyang dalawang disipulo. Detalyadong paliwanag nilang 3, walang itinatago. Sa mga tuntunin ng secret arts at secret arts, si Yang Kai ay hindi makapagbigay sa kanila ng masyadong maraming payo at maaari lamang silang hayaang tuklasin at linangin ng mag-isa. Tungkol naman sa artifacts, hindi siya madamo. Si Yushi ay orihinal na mayroong 2 origin grade artifact, ngunit pareho ang origin grade low rank. Bagamat maaari nilang pagbutihin ang kanyang lakas sa pakikipaglaban, limitado pa rin ito.
Ibinigay ni Yang Kai ang kanyang Feather Spirit Arrow at ang Array Plate na nagselyo sa Spectral Cloud Array kay Yushi. Sa pagbuti ng kanyang lakas, ang dalawang artifact na ito ay naging medyo walang silbi sa kanya. Sayang ang itapon at walang silbi sa kanya. Hindi na kailangang sabihin, ang Feather Spirit Arrow ay isang makapangyarihang artifact. Sa sandaling ibuhos ni Yang Kai ang kanyang Saint Chi dito at ay activate ito, maglalabas ito ng malakas na pagsabog ng kapangyarihan. Sa kasamaang palad, ang Saint Chi na naka-imbak sa artifact na ito ay maaari lamang gamitin ng dalawang beses. Pagkatapos nito, kakailanganin itong i-recharge muli. Sa kasalukuyang paraan ni Yang Kai, hindi na niya kailangang gamitin ang mga artifact na ito kapag kaharap ang isang Third Order Origin Return ng Realm Master, at kung makatagpo siya ng Origin King, ang kapangyarihan ng Feather Spirit Arrow ay hindi magiging perpekto. Ito ay isang perpektong regalo para kay Yoshi upang mapahusay ang kanyang lakas. Totoo rin ito para sa Array Plate na nagsilyado sa Spectral Cloud Array, na walang gaanong silbi kay Yang Kai. Gayunpaman, kung ang dalawang artifact na ito ay ibibigay kay Yushi, ito ay lubos na magpapahusay sa kanyang lakas. Gamit ang dalawang artifact na ito, ang paglilinang ng First Order Origin Return ng Realm ni Yushi ay sapat na upang magdulot ng banta sa buhay sa isang Third Order Cultivator. Sa dalawang artifact na ito sa kamay, si Yushi ay tuwang-tuwa. Bagamat mayroon siyang Qin Wuwei na magbabantay sa kanya sa Sword Union, sinusundan din niya si Gu Jianxin. Ngunit paano siya magkakaroon ng pagkakataong makamit ang gayong magagandang bagay? Ang pagiging bukas palad at kayamanan ni Yang Kai ay lihim na nagulat sa kanya, ngunit sa parehong oras ay nagulat siya. Hindi binigyan ni Yang Kai si He Zhao at He Miao ng anumang artifact dahil ang magkapatid na babae ay nakatanggap lang ng artifact na reward mula kay Qin Wuwei. Ang dalawang Origin Grade Mid-Rank Scimitar Artifact ay napino nila sa loob ng ilang panahon at unti-unting naisip kung paano gamitin ang mga ito. Kapag ang dalawang scimitars ay pinagsama sa isa, maaari silang bumuo ng isang pabilog na talem. Ang grado ng artifact na ito ay maihahambing sa Origin Grade High Rank at ang kabagsikan nito ay kahanga-hanga. Isang bagay na tulad ng isang lihim na kayamanan. Higit pa ay hindi palaging mas mahusay. Dapat itong maging kapakipakinabang. Ibinigay ni Yang Kai ang dalawang Origin Condensing Pills kina He Zhao at He Miao. Sa kanilang kasalukuyang sitwasyon, hanggat nakakaipon sila ng sapat na lakas, magagawa nilang makapasok sa Origin Return ng Realm. Maliban doon, binigyan din ni Yang Kai silang tatlo ng malaking bilang ng mga Saint Crystal at mga Table Tasks para sa kanilang paglilinang. Kaya naman, pinalis niya sila upang magsaka sa pag-iisa. Susunod, nagsimulang mag-set up si Yang Kai ng Super Space Array dito, naghahanda na kumonekta sa transit station na naiwan niya. Sinadya niyang pinili ang pinakaloob na palasyo bilang lokasyon para iset up ang Space Array. Sa sobrang pamilyar, pinino niya ang lahat ng uri ng mga materyales at inukit ang Korma Sayon. Nagbibigay ng special na enerhiya. Sa loob lamang ng ilang araw, nabuo ang isang Super Space Array. Ang Space Spirit Crystal sa kamay ni Yang Kai ay naubos na rin pagkatapos niyang iset up ang Spirit Array. Ang bilang ng Space Spirit Crystals ay halos hindi sapat upang matugunan ang mga kinakailangan ng Spirit Array, ngunit sa kabutihang palad, ang swerte ni Yang Kai ay mabuti at hindi siya nagkamali sa kanyang mga kalkulasyon na nagpapahintulot sa kanya na makumpleto ang Spirit Array sa huli. Inilabas ang kanyang Divine Sense, sinuri ni Yang Kai ang sitwasyon ni Yushi at ng kanyang dalawang disipulo at nalaman na umaatres pa rin sila. Noon lamang nagpasok si Yang Kai ng ilang Saint Crystals sa Spirit Array at na-activate ito. Pagkatapos ng isa pang istasyon ng transit, hindi nagtagal ay dumating si Yang Kai sa Orstar. Sa underground na guho na natuklasan ni Yang Kai noon, ito ay maliwanag na naiilawan at hindi mabilang na mga cultivator ang nagkakagulo. Nalaman ni Yang Kai na hindi lamang mayroong mga disipulo mula sa High Heaven Sect at Shadow Moonhold dito, ngunit mayroon ding mga tao mula sa Clear Sky Sect at Colored Glass Sect, pati na rin ang maraming cultivator mula sa ibang sects na may magandang relasyon sa High Heaven Sect. Tila si Yashi Yun at ang iba pa ay nakatagpo dito, kaya naman ang cultivator mula sa ibang mga sekta ay pumunta rito para sa akin. Sect Master Yang. Habang nagmamasid si Yang Kai, isang nagulat na tawag ang dumating mula sa hindi kalayuan. Tumingon si Yang Kai at nalaman na ang taong ito ay si Mo Yun ng Clear Sky Sect. Senior Mo, nakangiting bati ni Yang Kai. Si Sect Master Yang talaga. Tuwang-tuwa si Mo Yun at mabilis na naglakad. Akala ko na pagkamalan kitang iba, pero hindi ko inaasahan na ikaw talaga. Saan nang galing si Sect Master Yang? Asher 3 Star. Casual na sagot ni Yang Kai. Talagang henyo si Sect Master Yang. Sabi ni Mo Yun na may halong paghanga. Kung hindi dahil sa iyo, ang aking Shadowed Stars Cultivator ay nakulong na sa isang lugar magpakailanman, ngunit ngayon ay maaari na talaga tayong magpadala sa pagitan ng mga bituin sa kalooban. Ang ganitong uri ng gawa, ako natatakot na walang makakamit sa teritoryo ng Star maliban sa Cultivator ng Shadowed Star natin, tama ba? Haha.
Tumawa si Yang Kai ngunit hindi ito itinanggi. Sa katunayan, ito talaga ang nangyari. Kung wala ang kanyang Space Force bilang pundasyon, hindi masusuportahan ng isang space array ang ultra-long distance transmission. Sa teritoryo ng Star, maaaring mayroong ilang super array, ngunit tiyak na mga labi ang mga ito mula pa noong sinaunang panahon at hindi gaanong matatag at ligtas kaysa sa mga personal na inayos ni Yang Kai. Walang nang ahas na gamitin ang mga super array na ito maliban kung talagang kinakailangan ito. Sectmaster Yang, pumunta ka ba dito para hanapin si Great Elder Ye? Tanong ulit ni Mo Yu. En, nasaan si Great Elder? Halika, ihahatid kita doon. Mabilis na pinangunahan ni Mo Yu ang daan. Sa Shadowed Star, dahil sa pag-usbong ng High Heaven Sect, hindi mabilang na mga sekta at pamilya ang nakinabang ng malaki mula rito. Hindi banggitin ang huling pagkakataon na dinambong ng Corpse Spirit Religion ang Shadowed Star, ang High Heaven Sect at Shadow Moon Hall ang nagpabago ng tubig. Sa pagkakataong ito, nabigyan ng pagkakataon ang Clear Sky Sect na pumunta sa Ore Star na ito para magmina ng mga rare ores dahil sa magandang relasyon nila sa High Heaven Sect. Ang pagkakaibigan ni Mo Yu at Yang Kai ay hindi mababaw, kaya sa sandaling ito, natural na siya ay sobrang masigasig. Hindi nagtagal, nakilala ni Yang Kai sina Yashiyun at Chen Tong sa isang lugar sa mga guho. Matapos malaman na dumating na ngayon si Yang Kai sa isang cultivation star na tinatawag na Asher Tree Star at may sariling teritoryo, lahat ay labis na nasa sabik. Nangangahulugan ito na ang isang cultivator na nakaabot sa limitasyon ng paglilinang sa Shadowed Star ay sa wakas ay makakawala mula sa mga tanikala ng World Principles at subukang maunawaan ang mga misteryo ng Origin King Realm. Lalo na para kay Yashiyun, matagal na niyang hinihintay ang araw na ito. Kailan ba balak umalis ni Great Elder? Tumingin si Yang Kai kay Yashiyun at nagtanong. Sa gulat ni Yang Kai, umiling si Yashiyun at sinabi, "Hindi muna ako pupunta pansamantala." Natahimik sandali si Yang Kai bago mabilis na tumugon. Dahil ba ito sa Yang Inflammation? N. Bahagyang ibinuka ni Yashiyun ang kanyang mga labi. Kung talagang makapasok ako sa Origin King Realm sa Asher Tree Star, mahihirapan akong manatili ng matagal sa Shadowed Star. Ang kalagayan ni Temple Master Chen ang pinakamagandang halimbawa. Sa tingin ko, pagkatapos niyang magising, kaya ko nang harapin ang sarili kong mga gawain. Ganun ba, narinig ito ni Yang Kai at hindi siya sinubukang hikayatin kung hindi man. Malaki ang binayaran ni Yashiyun para sa Yang Inflammation. Noong nakaraang pagkakataon, nagkaroon siya ng pagkakataong iwan ang Shadowed Star kasama si Yang Kai, ngunit dahil tulog pa rin si Yang Inflammation, pinili niyang manatili at bantayan siya. Sa pagkakataong ito, ito ay para sa parehong dahilan. Mabuti yan. Muling ngumiti si Yang Kai. Sa anumang kaso, sa sitwasyon ng Great Elder, hanggat nasa tamang panahon, hindi dapat maging napakahirap para sa iyo na makapasok sa Origin King Realm. Masyado mataas ang tingin mo sa akin. Tumawa si Yashiyun ng pag-alit sa sarili. Mula noong sinaunang panahon, ang Origin King Realm ay palaging ang pinakamataas na realm na maaabot ng cultivator. Hindi mabilang na origin return ng realm cultivator ang natigil sa puntong ito, hindi kayang maunawaan ang mga misteryo ng Origin King Realm sa buong buhay nila. Kahit ako ay hindi ganap na tiwala. Makahulugang ngumisi si Yang Kai, alam niyang mahinhin si Yashiyun. Kung si Yashiyun ay hindi ganap na kumpiyansa noon, ngayon na patuloy niyang sinisipsip ang enerhiya ng Territory Stone at nauunawaan ang mga misteryo ng larangan ng teritoryo, mayroon siyang hindi bababa sa 80% pagkakataon na matagumpay na makapasok sa Origin King Realm. Sa anumang kaso, bumalik ako sa oras na ito upang sabihin sa iyo ang balita ng ito. Nilinggan ni Yang Kai ang kanyang ulo at tumingin sa paligid. Kung kailan ka pupunta sa Asher Tree Star, maaari kang magpasya para sa iyong sarili. Hindi mo kailangang alalahanin iyon. Pagdating ng panahon, tiyak na mag-oorganisa kami ni Great Elder, Brother Mo, ng grupo ng mga tao para pumunta sa Asher Tree Star. Humalaklak si Chen Tong mula sa gilid. Paano natin hindi sasamantalahin ang ganoong magandang pagkakataon? Kahit na makapasok tayo sa Origin King Realm at hindi makatagal sa Shadowed Star, hindi ito mahalaga. Sa anumang kaso, hanggat may space array, maaari tayong bumalik sa Shadowed Star anumang oras. Mabuti, pagdating mo doon, may tatanggap sa'yo. Tumango si Yang Kai. Siya nga pala, matagal ka nang nagmimina dito, may nakita ka bang Space Spirit Crystal Lord? Wala. Umiling si Chen Tong at sinabi. Ang matandang master na ito, ang Great Elder, at si Brother Mo ay lalabas paminsan-minsan upang hanapin ang lokasyon ng mga mineral lord. Bagamat ang Ore Star na ito ay napakayaman, wala kaming nakitang Space Spirit. Bumagsak ang kristal. Walang mataas na inaasahan si Yang Kai. Casual lang siyang nagtanong tungkol sa Space Spirit Crystals, kaya ngayong nakatanggap siya ng negatibong sagot, hindi siya nabigo. Hindi nagtagal si Yang Kai sa Ore Star. Pagkatapos mag-iwan ng ilang tagubilin, bumalik siya sa palasyo sa Asher Tree Star sa pamamagitan muli ng Space Array.
Inabot lang siya ng kalahating araw ng round trip na ito, kaya nang bumalik siya, si Yushi at ang kanyang master at disciple trio ay nasa retreat pa rin. Ang mga sumunod na araw ay walang nangyari. Si Zuliang ay nagdala ng ilang matatanda ng Twin Shark Island upang bisitahin. Ang kanilang pangunahing layunin ay upang maging pamilyar sa kanila. Hindi ito isang malaking bagay. Pagkatapos ng lahat, ang Twin Shark Island ay nasa nominal na teritoryo ni Yang Kai. Sa hinaharap, kailangan nilang umasa kay Yang Kai para mabuhay, kaya paano sila mangangahas na pabayaan siya? Hindi gaanong pinansin ni Yang Kai ang iilang First Order Origin Return ng Realm Cultivator, nililibang lang sila ng kaunti bago sila pinaalis. Naghihintay si Yang Kai ng balita mula sa Sword Union. Naniniwala siya na ang isang mahusay na puwersa tulad ng Sword Union ay tiyak na mangulekta ng ilang Space Spirit Crystals para sa kanya. Hanggat mayroon siyang sapat na Space Spirit Crystals, maaaring magsimulang muli si Yang Kai at ikalat ang Cross Cultivation Star Space Array sa buong teritoryo ng Shadowed Star. Kapag dumating ang oras na iyon, ang cultivator ng Shadowed Star ay makakarating saan man nila gusto. Ang distansya ay hindi na magiging hadlang para sa cultivator ng Shadowed Star na maglakbay sa teritoryo ng Shadowed Star. Ito ay totoo lalo na para sa Tongzuan Realm. Sabik na sabik si Yang Kai na ay konekta ang Shadowed Star sa kanyang tinubuang bayan. Sa kasamaang palad, walang balita mula sa Sword Union. Pagkalipas lamang ng 2 buwan na si Yang Kai, na nasa kalagitnaan ng paglilinang, ay nakatanggap ng ulat mula kay Yushi. May dumating mula sa Sword Union. Tuwang-tuwa si Yang Kai at mabilis na bumangon para batiin sila, lihim na inaabangan kung ilang Space Spirit Crystal ang makukuha niya sa pagkakataong ito. Akala niya ay casual na magpapadala si Luolan ng isang tao para salubungin siya, ngunit sa kanyang pagtataka, ang taong dumating ay talagang si Luolan mismo. Marshall Peak, Kabanata 1748. Mayroong isang severed world. Bakit personal na pumunta dito si Senior Luo? Tanong ni Yang Kai matapos imbitahin si Luolan sa palasyo at ay settle down sa reception room. Si Little Brother ay kaibigan ni Young Master, kaya ang reyna na ito ay dapat na pumunta dito ng personal. Itinikom ni Luolan ang kanyang mga labi at ngumiti. Bakit? Hindi ba ako welcome? Hindi ako mangangahas. Ang presensya ni Senior ay nagdudulot ng liwanag sa aking hamak na tirahan. Tumawa si Yang Kai. Gaya nga ng kasabihan, hindi kailanman bumibisita ang isang tao sa templo ng walang dahilan. Hindi siya naniniwala na ang isang tulad ni Luolan ay pupunta dito upang tamasahin ang mga tanawin. Kung tungkol sa dahilan na ibinigay niya, ito ay hindi maganda. Nagkaroon lang siya ng material na transaksyon sa Sword Union, kaya maaaring nagpadala na lang si Luolan ng isang tao para harapin ang ganoong maliit na bagay. Bakit kailangan niyang pumunta dito ng personal? Bahagyang napagtanto ni Yang Kai na dapat may ibang layunin si Luolan sa pagpunta rito, ngunit dahil wala itong balak na sabihin, nagkunwari itong hindi alam. Napakatahimik ng lugar mo, sabi ni Luolan habang nakatingin sa paligid. Lumingon si Luolan at tumingin sa paligid. Sa 10 kilometrong palasyong ito, tanging sina Yang Kai, Yushi, at ang kanyang disipulo ang nakatira dito habang si Yushi at ang kanyang disipulo ay nasa retreat. Masasabing sa buong palasyo, si Yang Kai lang ang paminsan-minsang naglalakad. Kadalasan, ang temporary residence ay talagang tahimik at mapayapa. Bakit hindi mo hiniling kay Zuliang na magpadala ng ilang katulong? Tanong ni Luolan na tila nag-aalala. Humalaklak si Yang Kai at sinabi, hindi na kailangan iyon, kaya ko na ang lahat, bakit kailangan ko ng mga katulong? Talaga, mas mabuti ang tahimik. Tumiti si Luolan. Napangiti si Luolan at biglang nagsabi, ito ang mga Space Spirit Crystals na kailangan ni Little Brother, bagamat nagpadala na ang reyna na ito ng mga tao para kolektahin sila. Bagamat ang reyna na ito ay humingi na ng mga Space Spirit Crystals, dapat mong malaman na sila ay napakahusay pa rin at bihira. Hindi ko alam kung matutugunan ng halagang ito ang iyong mga kinakailangan. Pagkasabi nito, naglabas si Luolan ng Space Ring at, sa isang pitik ng kanyang daliri, pinalipad ito patungo kay Yang Kai. Inabot ni Yang Kai at sinalo ito bago inilabas ang kanyang Divine Sense para imbestigahan ito, bahagyang kumunot ang kanyang nuo. Pinagmasda ni Luolan ang kanyang ekspresyon at nagtatakang nagtanong, ano ang mali? Sa napakaraming Space Spirit Crystals, iniisip pa ba ni Little Brother na ito ay napakaliit? Nag-isip sandali si Yang Kai. Tumanggo siya at sinabi, hindi masyado. Tame time na tanong ni Luolan, ano ang kailangan mo ng napakaraming Space Spirit Crystals? Bukod sa ginagamit ito para pinuhin ang Space Rings, mukhang walang ibang gamit ang bagay na ito, tama ba? Tumawa si Yang Kai ngunit hindi sumagot. Tila napagtanto din ni Luolan na nagtanong siya ng isang bagay na hindi niya dapat tinanong at humihingi ng tawad. Medyo nakikiusyoso lang ang reyna na ito, hindi mo na kailangang isipin ito. Well, bakit hindi ka maghintay ng kaunti pa? Magpapadala ako ng mensahe sa home planet. Gusto mo bang tulungan kanilang mangolekta ng mga ito?
Kung ganoon, gaano katagal? Tanong ni Yang Kai. Ang Homestar ay hindi malapit dito, kaya kahit na makakolekta tayo ng sapat na Space Spirit Crystals at ipadala ang mga ito dito, aabutin ito ng hindi bababa sa isang taon, ngunit hindi ko alam kung gaano karaming mga Space Spirit Crystal ang maaari nating makolekta doon. Kalimutan mo na, dahan-dahang umiling si Yang Kai. Sa isang kahulugan, ang bilang ng mga Space Spirit Crystals na dinala ni Luolan sa oras na ito ay hindi maliit. Gayunpaman, walang gaanong pangangailangan para kay Yang Kai. Dahil ang mga Space Spirit Crystal na ito ay sapat lamang upang ayusin ang isang cross-cultivation star space array, hindi sapat upang matugunan ang kanyang mga pangangailangan. Kung gusto niyang i-connecta ang Tongzuan Realm at Shadowed Star, kailangan niyang ayusin ang hindi bababa sa 2 o 3 space array para kumilos bilang mga transit. Napakahirap mabuo ng Space Spirit Crystals. Sa pangkalahatan, lumilitaw ang Space Spirit Crystals bilang mga nauugnay na ores sa mga bihirang dami. Gayunpaman, nabalitaan ng Reyna na ito na mayroong ilang void cracks na nagsilang ng malaking bilang ng Space Spirit Crystals. Biglang nagsalita si Luolan tungkol sa isang hindi nauugnay na paksa bago misteryosong nagtanong. Brother, interesado ka bang hanapin sila mismo? Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata at ngumiti ng makahulugan. Ito ba ang layunin ng pagbisita ni Senior? Tumiti si Luolan at hindi ito itinanggi. Dahil nakita mo ako, wala akong dapat itago. Alam ba ni Senior kung saan may void cracks na nagsilang ng Space Spirit Crystals? Tanong ni Yang Kai. Tumanggo si Luolan. Hindi ko lang alam kung gustong pumunta ni Little Brother. Paano kung sabihin kong hindi? Nakangiting sagot ni Yang Kai. Tila hindi nagulat si Luolan at simpleng tumawa. Bilang karagdagan sa Space Spirit Crystals, mayroon din shock ang Void Beast. Nakakagulat na Void Beast. Naging mataimtim ang ekspresyon ni Yang Kai habang bumulong-bulong siya, kaagad na tumitig kay Luolan at mabilis na nagtanong. Mukhang alam ni Senior na bihasa ako sa Dao of Space. Natutunan mo ba ito kay Gu Jianzin? Kung hindi, bakit sa tingin mo ay personal na pumunta dito itong Reyna? Magiliw na ngumiti si Luolan. Dahil ginamit mo ang iyong Space Force sa harap ni Young Master, dapat na hulaan mo na malalaman ko ang tungkol dito. Walang nakakagulat tungkol dito, ngunit makatitiyak ka na alam ko ang tungkol dito, alam ni Young Master ang tungkol dito, at walang ibang makakaalam nito. Hindi mahalaga kung alam nila. Nagkibit-balikat si Yang Kai. Kung natatakot akong malaman ng iba, hindi ko sana ginamit ang Dao of Space ko para patayin si Li Minghai. Saglit na natigilan si Luolan bago ngumiti ng mapait. Hindi niya maiwasang maramdaman na parang binasag ni Yang Kai ang pagkakahawak niya sa kanya sa ilang salita lang, na nagparamdam sa kanya na wala siyang lakas. Pagkatapos magnilay-nilay, seryosong sinabi ni Luolan. Little brother, dahil nilinang mo ang Dao of Space at nakagawa ka ng ilang mga tagumpay sa teritoryong ito, dapat mong malaman ang kahalagahan ng Monster Core ng Shockang Void Beast para sa iyo. Ang ganitong uri ng Ancient ang Exotic Beast na malayang makakasakay sa The Void ay matagal nang nawala, ngunit sa isang lugar na alam ko, mayroon pa rin isa. Kung makukuha mo ang Monster Core nito, tiyak na gaganda ang iyong mga natamo sa Dao of Space. Hindi pa banggitin, malaki ang posibilidad na maraming Space Spirit Crystals doon na kailangan mo. Kung hindi ako nagkakamali, kailangan mo rin ng Space Spirit Crystals para makultivate ang Dao of Space mo, di ba? Hindi nagkomento si Yang Kai sa kanyang hula at sa halip ay nagtanong. Anong uri ng lugar iyon? Nang makita siyang sa wakas ay nagpakita ng kaunting interes, nanginginig ang ekspresyon ni Luolan, ngunit hindi siya direktang sumagot at sa halip ay nagsabi. Kung sasabihin ko sa iyo na may mas mataas na kaharian sa itaas ng Origin King Realm, sa tingin mo ba ay nagsisinungaling ako sa iyo? Hindi. Umiling si Yang Kai. Natigilan si Luolan. Minsan may nagsabi sa akin na ang Marshall daw ay walang peak. Naturally, ang Origin King Realm ay hindi ang ultimate goal ng isang cultivator. Casual na paliwanag ni Yang Kai. Kaya ganyan yan. Mabilis na nakahinga si Luolan. Akala niya ay alam ni Yang Kai ang ilang hindi kapanipaniwalang impormasyon, ngunit ito pala ay sarili niyang haka-haka lamang. Ngunit sa katunayan, may alam si Yang Kai, hindi lang niya ito sinabi ng malakas. Nagpatuloy si Luolan. Kung ang Origin King Realm ang pinakamataas na realm na maaabot ng cultivator ay hindi isang bagay na masasabi ng sinuman, ngunit may mga maalamat na figure tulad ng Great Emperor ng Starfield, kaya maraming Origin King Realm Masters ang naniniwala na dapat mayroong maging isang mas mataas na kaharian sa itaas ng Origin King Realm, at dapat mayroong isang mas mataas na kaharian sa itaas ng teritoryong ating tinitirhan. Bakit mo naman nasabi? Kumunat ang noo ni Yang Kai. Dahil ang lugar na sinabi ko sa iyo ay maaaring isang fragment ng mas mataas na kaharian. Mataimtim na sinabi ni Luolan. Ang ekspresyon ni Luolan ay mataimtim. Tinatawag namin ang lugar na iyon na Lost World. Ang mga batas at world energy doon ay iba sa alinmang cultivation star sa Starfield.
Gayunpaman, naglalaman din ito ng hindi mabilang na mga pagkakataon at may naglabas pa nga ng isang uri ng spirit herb na nalampasan ang Origin Kingrate. Ang spirit herb na ito lamang ay sapat na para bigyang daan ang kultibasyon ng isang tao na humakbang pa, baka swerteng malagpasan natin ang ating mga tanikala at maabot ang susunod na kaharian. Lost World. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. And, ang world principles doon ay masangkop para linangin ng isang cultivator. Iyan ba ang lugar na gusto mong puntahan ko? Oo, tumanggo si Lulan. Kung ganoon, hindi ba pupunta rin doon ang mga Third Order Origin Kings na iyon? Para makalusot. Siyempre hindi. Tumiti si Lulan. Kinagat ni Lulan ang kanyang mga labi at ngumiti. Sa huli, ang lugar na iyon ay isang severed world lamang. Bagamat ito ay hiwalay sa isang mas mataas na antas ng mundo, ito ay bahagi pa rin ng Starfield at hindi maaaring matugunan ang mga pangangailangan ng isang Third Order Origin King na makalusot. May mga Third Order Origin Kings na pumunta roon, ngunit ang mga huling resulta ay nagpakita na hindi sila makakamit ng marami sa kanilang cultivation doon. At saka, ilan ang Third Order Origin Kings ang mayroon sa Star Territory? Lahat sila ay matandang halimaw na hindi lumilitaw sa mundo. Hindi mo sila makikita ng normal. May Second Order Origin King ba ang pumunta doon? Posible iyon. Tumanggo si Lulan. Dahil ito ay isang lugar para sa Origin Kings upang magkaroon ng karanasan at linangin, bakit mo ako hinahanap? Isa lamang akong Third Order Origin Returning Realm Cultivator. Natarante si Yang Kai. Ang isang Third Order Origin Returning Realm Cultivator na tulad mo ay hindi maaaring pretuhin ng may sentido komun, hindi ba? Tanong ni Lulan. Ang Reyna na ito ay hindi pa nakarinig ng isang Third Order Origin Returning Realm Cultivator na kayang pumatay ng Origin King. Huwag mong sabihin dahil ito sa isang palihim na pag-atake, kung ang isang Origin King ay madaling mapatay, sila ay hindi magiging Origin Kings. Ang dahilan kung bakit kita hinahanap ay una dahil hindi mahina ang lakas mo kaya hindi ka dapat maging pabigat sa akin. Pangalawa, mayroon akong isang bagay na kailangan ko ng iyong tulong. Aking tulong. Nag-isip sandali si Yang Kai bago mabilis na naunawaan. Space Force. N. Tumanggo si Lulan, mukhang hindi siya pagod na makipag-usap sa matatalinong tao. Ang Lost World na iyon ay puno ng napakaraming void cracks. Ang ilan sa mga void cracks na ito ay nakikita, ang ilan ay hindi, at ang ilan ay mobile pa nga. Nag-post sila ng isang malaking banta sa Origin Kings. Sa tuwing papasok ang Origin King para mag-explore, isa sa kanila ang lalamunan ng mga void cracks na ito. Ayokong maging biktima sa pagkakataong ito. Dahil sanay ka sa Dao of Space, dapat maging madali para sa iyo na maramdaman ang mga void crack na ito. Naiintindihan ko, tumanggo si Yang Kai. Pero, gaya ng sinabi mo, okay lang ba na magdala ka ng Origin Returning Realm Cultivator? Anong masama doon? Bahagyang tumawa si Lulan. Ang sinumang Origin King na kwalipikadong pumasok ay maaaring magsama ng isang tao. Pagdating ng panahon, malalaman mo na hindi lang ikaw ang nag-iisang Origin Returning Realm Cultivator doon. Magkakaroon pa ba? Nagulat si Yang Kai. Hindi masyadong marami, ngunit dahil ang lugar na iyon ay angkop para sa Origin Kings upang linangin, natural na angkop din ito para sa mga cultivator ng Origin Realm. Natural lamang na may mga taong gustong gamitin ang lugar na iyon upang makapasok sa Origin King Realm. Pagkasabi noon, nagpatuloy si Lulan. Iyon lang ang alam kong impormasyon. Pumunta ako sa pagkakataong ito para hilingin kay Little Brother na tulungan ako. Siyempre, ito ay magiging kapakipakinabang din sa iyo. Ang mga benepisyo ay sinamahan din ng mga panganib. Naabot mo na ang Third Order Origin Returning Realm sa murang edad. Hindi kaya marami ka pang panganib sa daan. Bahagyang tumawa si Lulan. Kapag naglilinang ang isang cultivator, nakikipagkumpetensya sila sa langit, nakikipagkumpetensya sa iba, at nakikipagkumpetensya sa kanilang sarili. Dapat silang sumulong.